There, you can go now. Sige na, puntahan mo ng mama mo. Salamat po ulit. Ah! Sigaw ni Valerie nang may nakitang lumipad na nilalang sa may puno. Lahat ay natigilan at napatingin kay Valerie. Takot na takot itong nakatitig at tinuturo ang malaking puno sa tapat ng bahay nila Tita Zenny. Why are you screaming, Valerie? Mom, I just saw something flew on that tree. I don't know what it is, but it's black and scary. Agad na tinungo nila Tito Ruben, Tito Nestor, Mang June at Abel ang nasabing puno upang tignan kung ano ang sinasabi ni Valerie. Nako, mag-iingat kayo. Baka kung anong masamang nilalang ang andon. Lalo na may pusang itim kanina. Nag-aalalang wika ni inay. Dahan-dahan at maingat na lumapit si Tito Ruben sa may puno. Kumuha ng panungkit si Abel at sinundot ang mga sanga nang lumipad ang isang paniki. Sa gulat ay napaatras ang mga ito. Nang mapagtanto ang kanilang nakita, sila ay nagtawanan. O ano, may nakita ba kayo? Oo, talagang nakakatakot. See, I told you, Mom, I want to go back home. Ano ba yung nakita mo, Kuya? Wala yun. Isang paniki lang yun. What? What's a paniki? It's just a bat, Valerie. Normal lang ang mga paniki or bat sa mga probinsya. Well, I'm sure of what I saw, Chris, and it's not a bat. I'm telling you that. Stop it, Valerie. You are just exaggerating things. Nakita na nila tito mo and it's a bat, for goodness sake. End of story. Wala namang nagawa si Valerie, kaya patabog na naupo ito sa may sala. Hi, ang mga kabataan talaga ngayon. Wika ni Tita Zenny. Huwag niyo na pansinin. Spoiled yan kasi sa daddy niya. But not to me. Sige po, mauna na po ako. Kailangan ko na po kasi talagang umalis. Nakangiting paalam ni Abel. Hala, sige. Pasensya ka na ulit. Pati tuloy ikaw ay naabala. Chris, pakihatid nga si Abel sa may gate. Opo, tita. Bye, Chris. Sana magkita pa tayo ulit. Hindi ko alam, pero kinikilig ako nang banggitin niya ang pangalan ko. Hindi ako nagpakilala sa kanya. At marahil, narinig lang niya ito sa pag-uusap namin ni Valerie kanina. Ingat. Ang tanging nasambit ko. Sa may bintana, ay nakasilip pala si Valerie na inirapan ako sa pagpasok ko sa bahay. Umupo ako sa tabi niya, pero agad itong tumayo at nagwika. Tita Zenny, I want to take a shower to freshen up. Can I? Sure, iha. Sa taas, may banyo din doon. Malapit sa kwarto na tutulugan nyo. Chris, anak. Samahan mo na nga ang pinsan mo sa itaas. No thank you. I can go there myself, tita. We were here first anyway. Hindi ko gusto tabas ng dila nung Amerikanang hello na yon. Pigilan mo ko, Chris. Sasabunutan ko yan.
Ay nako ate, hayaan mo na siya. Baka naninibago lang sa atin. Matagal-tagal din tayong hindi nakita, di ba? Pagbalik ni Abel sa kanilang bahay ay wala roon ang kanyang ina. Nay, andito na po ako. Nay. Napatingin siya sa orasan. Mag-aalas 10:30. Marahil, lumakad na ang kanyang ina upang hanguin ang karneng gagawing barbecue. Kilala si Aling Magda dahil sa masarap nitong barbecue at mga ihaw-ihaw. Magdadalawang taon na silang nagbebenta at kadalasang dinarayo pa ng mga tao sa Karatigbayan. Sa may kusina ay nakababad ang mga karneng tutuhugin na lang at ready ng ihawin kinabukasan. Matapos maghugas ng kamay ay sinimulan na ni Abel ang paglalagay ng mga karne sa barbecue sticks. Ang bahay nila Tita Zenny ay may 3 kwarto sa itaas at isa naman sa ibaba. Pamilya ni Tito Ruben sa ibaba, kami sa isang kwarto, sila Tita Heidi sa kabila at sa master's bedroom naman sila Tita Zenny. Isang banyo ang paghahatian naming gamitin nila Valerie. Kinuha ko ang tuwalya at pamalit na pantulog, saka nagtungo sa banyo. Sakto naman nakalalabas lang ni Valerie na nakasimangot at nakairap pa rin sa akin. Nagkibit-balikat na lang ako at dumiretso sa banyo. Matapos maligo at magsipilyo, ay agad naman akong humiga habang nagbabasa ng paborito kong libro. Hoy! Bumangon ka nga dyan, Crescentia! Masama ang matulog ng basa ang buhok! Nay, eto na naman tayo sa Crescentia eh. Okay na po kanina, Chris na ang tinawag niyo sa akin. Aba, eh tayo-tayo na lang ano? Wala namang masama kung tatawagin kita sa pangalan mo at ng lola mo, hindi ba? Natatawang wika ni inay. Eh, bakit po ba bawal matulog kapag basa ang buhok? Gusto mo bang mabulag? Kung gusto mo, eh hala sige, hindi kita pipigilan. Hala, paano naman ako mabubulag? Ang layo ng ulo sa mata, nay. Wala namang mawawala, anak, kung susunod ka. Iyan ay kasabihan ng matatanda noon pa man. Sumunod ka na lang kasi, Chris. Para wala nang mahabang diskusyon mula kay inay. Pang-aasar ni Ate Maricel. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin kami. Malamig ang hangin tulad sa amin sa Batangas, kaya hindi na namin binuksan yung electric fan. Mag-aalas 3 nang maalimpungatan ako. Para kasing may nagmamasid sa amin habang kami ay natutulog. Agad akong namutla nang may makitang pulang mga mata sa labas ng bintana. Nay! Ate! Gising! May aswang! Ate! Agad naman lumipad ang nilalang palayo gamit ang naglalakihang mga pakpak nito. Ano ba yan? Ang aga-aga ang ingay-ingay mo. Ano ba yung sinasabi mo? May halimaw sa labas kanina, ate. Hindi ako nagbibiro. Kitang-kita ko. Tumayo si Ate Maricel at lumapit sa bintana. Nabibwisit nitong tinuro ang labas at sinabing, Oh, ayan. Asan dyan ang halimaw, Chris? Asan? Malamang nananaginip ka lang. Ang ingay-ingay mo, baka magising si inay. Matulog ka na ulit. Magdasal ka kasi bago matulog. Kinabukasan, ako na lang ang nakahiga sa kama.
Mag-aalas 7 na pala. Agad akong bumangon at tinungo ang bintana. Napaka-presko ng hangin at maganda ang tanawin sa labas. Oh, mabuti naman at gising ka na. Halika na at mag-almusal na tayo. Opo, Nay. Maghihilamos lang po ako. Sunod na po ako sa baba. Paglabas ko ay narinig ko ang boses ni Tita Heidi sa kabilang kwarto na ginigising si Valerie. Nagkatinginan kami at pinauna ko na lang siya sa banyo. Samantala, sa bahay nila Abel ay nakatulog na si Aling Magda sa sala. May dala itong panibagong mga karne na nasa lababo. Nakahain na ang almusal ni Abel na tinapa at sinangag. Napangiti ito at ipinangako sa sarili na mas lalong magsisipag at hindi iiwan ang kanyang ina. Oh, gising ka na pala. Pasensya ka na iho at hindi na kita inantay kagabi. Bakit nga pala natagalan ka sa pagde-deliver ng barbecue kay Aling Zenny? Eh, kasi po, inimbitahan pa po nila ako kumain, inay. May mga bisita nga po silang kamag-anak, kaya may salo-salo. Nay, heto po pala yung bayad. May 500 tip pa. Iniabot ni Abel ang pera sa kanyang ina mula sa lumang garapon na nakapatong sa ibabaw ng ref. Aba, ang laki naman nito anak. Salamat naman. Sige na, kumain ka na, baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Opo, Nay. Matulog na po kayo ulit. Alam kong napuyat po kayo kagabi. Ako na pong bahala mag-ihaw nito pag uwi ko. Kagaya kagabi, sa malaking garahe nila Tita Zenny kami nag-almusal. Dahil sa dami namin, hindi kami kasya sa dining table sa loob. Tamang-tama naman dahil hindi pa mainit at presko pa ang ihip ng hangin. Kanin, itlog, bacon at hotdog ang almusal namin. Saka ininit ni Tita yung natirang barbecue kagabi. Wow, ang sarap talaga ng barbecue. Nanunuot yung lasa sa bibig ko. Wika ni Tito Ruben. Oo nga, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Dagdag pa ni Inay. Totoo namang malasa at masarap ang barbecue nila Abel. Kagabi, nakalima or anim na sticks ata ako. Kumuha ko ulit ng barbecue at muling kumain. Namasyal sa mga malls, nag-shopping, kumain at nanood ng sine. Nagpunta rin kami sa Tagaytay sa Miss Sky Ranch. Ganoon lumipas ang isang linggo namin sa Cavite. Araw ng Martes nang nag-aya si Tita Zenny na mamalengke. Magpo-boodle fight daw kami mamaya. Sinong gustong sumama sa akin sa palengke? Tanong ni Tita Zenny. Kami ni Chris, hindi ba? Sagot ni Ate Maricel. Opo, wala pong problema. Sanay kaming mamalengke sa Batangas. Valerie, iha, bakit hindi ka sumama? No thank you, Tita. I went here for a vacation, not to do errands. Valerie, stop it! Ang aga-aga. What did I do this time, Mom? Oh, siya, sige. Huwag nang pilitin ang ayaw. Mag-aaway na naman kayong mag-ina. Sige na, dito ka na lang sa bahay at tumulong sa gawaing bahay. What? Tama ang tita mo. At habang andito ka sa Pilipinas at sa aking pamamahay, you need to obey your mom, your titas, and Tito Ruben. My house, my rules.
Muli na namang sumimangot si Valerie at umikot ang mga mata. Tama yan ate, kulang sa palo yung anak ko na yan. Anyway, papalit naman ito sa peso, naubusan na kasi yung pinapalit ko sa airport. Chris, tingnan mo, may sapi ata yan si Valerie, umiikot ang mata. Nang aasar na bulong ni ate Maricel. Ate naman, huwag kang maingay, baka marinig ka. Basta ako, bet ko si Tita Zenny, ang savage. Mag-aalas 8 na nang lumakad kami papuntang bayan. Hindi na kami sumakay ng tricycle dahil pwede namang lakarin at magandang ehersisyo na rin. Pagtapos namin mamalengke, ay dumaan muna sila tita sa bakery at ako ang inutusang magpapalit sa money exchange sa kabilang gilid ng palengke. Magandang umaga, magpapapalit po. Mula sa pagkakayo ko nito, ay hindi ko inasahan ang aking nakita. Ang malamlam niyang mga mata, ang dimple sa may kanang bisngi at matamis na ngiti. Bagay na bagay sa kanya ang formal na polong kulay gray. Mas maganda ka pa sa umaga, Chris. Agad naman akong namula at umiwas ng tingin. Ayaw ko naman mapansin niya na halos buo na ang araw ko nang makita ko siya. Nang makabawi at maging normal, ay nilabas ko na ang pera upang ipapalit sa peso. $500, 25,365.25. Medyo malaki to ah. Wala ka bang kasama? Meron, sila ate at tita Zenny. Nasa bakery lang sila sa kabila. Pagkaabot niya ng pera ay hindi sinasadyang nagdikit ang aming mga kamay na agad ko namang iniiwas. Chris, masaya ako at nakita kita ulit. Tara! Hatid ko na kayo sa may sakayan. Aha? Okay lang ba? Nasa oras ka ng trabaho? Miss, okay lang. Mukhang na love at first sight sa iyo si Abel. Halos araw-araw kanyan sa akin kinikwento. Paulit-ulit. Aris, please. Okay lang, Miss. Saka dyan lang naman yung sakayan. Medyo malaki kasi yung dala mong pera. Hayaan mo na si paring Abel. Iingatan ka niyan. Wika ng lalaking kasama sa trabaho ni Abel na kumindat pa. Nang naglalakad na palabas ay kakaiba ang aking sayang nararamdaman. Totoo kaya yung sinabi nung lalaki sa money exchange? Napatingin ako kay Abel na tahimik lang na nakamasid sa akin. Bigla akong nagbawi ng tingin at yumuko. Ayan, ito po ang pagtatapos ng pamahiin ang pangalawang bahagi. Huwag na po kayong magalit dahil pitin. Alam niyo naman po na series po ang ating uploads dito po sa ating channel. But don't you worry kasi naisulat ko na po ang part 3. So abangan niyo po yan sa mga susunod na araw. Idadab na lang po namin ni Mysterio. But by the way, next na po na story na i-upload natin is yung episode 9 ng Palengke. Then after that, ito na pong part 3 ng pamahiin. And welcome po sa Goonie Mansion!
Our comment, our best comment of the day award goes to Marites Guevara. Ito po yung mga nag-comment doon sa ating latest video. Kagaya po ng nasabi ko po sa inyo, para po ma-include po kayo sa Goonie Mention, make sure po na nag-comment kayo sa ating latest video, which is ito, ang pamahiin ang ikalawang bahagi. Ayan. So from Marites Guevara, comment niya to sa Palengke Season 2, Episode 8. Yan. Love you, Diane Alberto. Nakakasabik ang bawat yugto. Thank you po mga loves kong narrator ng channel na to. Ingat po kayo parati. More power sa Guni-Guni and Guni2PH. Sad lang kasi tatlo yung namatay na tauhan. Sana matigbak na si Henry at Gina. Gigil ako, Ma'am Terry. Till next episode again. Ayan, abangan nyo pa. Pero sabi nga nila, ang masamang damo ay matagal mamatay. So, abangan nyo yan. Anyways, ayan. So, next kay Marites Guevara, I see... Wait. Ayan, si Miss Libra ng Abu Dhabi. Hello, Miss Libra. Isao Masuda or Isao Masuda... Kay Jennifer ng ayan ng Sweden. I don't know how to pronounce your name. Yung ano mo last name, Roasted. Yon. Kay Jennifer, ayan, kay Oblo Bagong Batas ng Sweden, kay Donna Arnejo, kay Feli Arroyo, kay Mayet Padregosa, Wilmer Pamisa, kay John Conrad Traya, kay Connie Aguila, kay Danila Brigoli, kay Rosalyn Arante, kay Lily Santiago, Jorly Padilla, Gerald De La Cruz, Rose Ann Aguilar, kay Chris Condino, kay Christina Valera Santiago, na ating silent listener from Malaysia. Hello po, nakasubaybay na siya simula sa umpisa. Hello, thank you so much, Christina. Kay Azu Kawai Gonzalez. Hello po. Avid fan here from Singapore. Hello, Miss Azu Kawai Gonzalez. Maraming salamat po. Kay Azula DV, kay Niara Dre Dean. Ayan, ganda ng storya. Talong talo si Henry. Kawawa naman si Emily, Jen at Mario. O nga eh. Ayan, kay Alessa Diras. Maraming salamat po. Kay Jordan Gabiaso mula sa Salala, Oman. Hello, Jordan. Thank you so much for listening. Sana ay safe po kayo dyan. Kay Jeneline Miles from Singapore. Hello, Jeneline. Thank you so much po for listening. Kay Arnold Laksamana, kay Milona Santiago, kay Hazel Joy Santa Rita, kay LV. Hello, LV. Kay Marie Capili, kay Jodeline Bautista, kay Sals Bicolana, Alnefei, Jose Villa from Butuan City. Hello, Jose. At sa mga tiga Butuan City po na ating Goonie Fam, welcome po kayo sa ating channel. Ayan. Terence Cordova, kay Risa Rosetazo, Carlos Antoy, John Vidal, Suzette Cobo. Hello. Hello, Suzette. Kay Mared ng Qatar, kay Neri Uy. Hello, Neri. Thank you so much for listening. Kay Johanny or kay Rhea ng... Yan. Kay Rhea, hello. Thank you so much for listening, Rhea. Kay Ivy Joy Puda, kay Geraldine Dulay, Mary Adona, ayan, Janet Verga ng Qatar, Fishing in Kuwait, kay IMV, kay Ipuda Saranghay, kay Glenly Gail Danguilan, Sarap Lutong Pinoy, Jonna Manalo, Prince Clovis Lamperuge, kay Mylene or Maylene Benson. Hello, Maylene or Mylene. Kay Ale Salamande ng Qatar. Hello, Ale. Thank you so much for listening. Angelo Candelaria. Rachel De La Pina. Alan Sabado. Kay Feroz Watamama. Kay George Pascua. Dalia Ato. Kay Jane Jake Despri. Kay Jeff Rox Arabis. Kay Eva Rizaldo. Kay Mitch Patok. Kay Kellen Kurt. Ivy Pelera. Kay Jasmine Santos. Jerome Garcia. Rosana Lucas. Gemma De Jesus. Sharon Manalo, Tenso Chiha, Nadine Usman, Mylene Calizo, Angelo Palmes, at kay Rhonda Jacques. Thank you so much po aming Goonie Fam para po sa inyong pag-spend time with us dito po sa ating mga stories sa Goonie Goonie. Sana po ay nagustuhan nyo. And ayan, abangan po ang Palengke Series Episode 9 ng Season 2. Ayan, malapit na. Ayan. Muli, if hindi pa po kayo nakapag-subscribe,
subscribe. And if it's your first time listening to our stories dito po sa ating channel at nagustuhan nyo, please do click the like button and subscribe, and might as well hit the notification bell on, kasi po karamihan po sa inyo yata hindi po naka-on yung notification bell. Kailangan nyo pong i-on yun. Tatlo yun eh, naka-on, tapos personalized yata, tapos isa off. So on nyo po para po updated kayo. Muli, thank you so much and God bless us all.